Attorney Gadon, maraming kabataan ngayon kasi ang nagsasaliksik talaga kung ano talaga yung totoong kasaysayan ng ating bansa. Ano ang tamang paraan para makita at malaman kung ano ang tunay na kasaysayan talaga ng Pilipinas, lalo na kay Pangulong Marcos? Napakarami na ngayong mga, in fact ako, kahit ako nagugulat ako na napakarami ngayong mga lumalabas sa social media noong mga kapanahunan ni Presidente Marcos. In fact, kahit yung mga pagdalo niya sa Amerika, yung mga speech niya sa US Congress, yung speech niya sa National Press Club ng US, at yung iba mga proyektong ginagawa, naglalabasan na. Nakakatuwa kasi dati kasi, hindi lumalabas yan dahil kontrolado nila noon ang media, particularly yung ABS-CBN, na walang tigil, walang humpay yung paninira kay Marcos. Dahil kasi hawak din nila yung malalaking negosyante. Yes. So yung mga sponsors din ng ibang mga television, mga ibang channels, eh naididikta sa kanila na ilabas nyo ito yung tungkol sa EDSA 1, tungkol sa mga people power, tungkol sa pagnanakaw, mga ganyan-ganyan. Pero actually, wala lahat yan eh. Dahil alam nyo ba na lahat ng ifinile na kaso against the Marcoses, eh lahat ay na-dismiss na. Wala na ngayon. Ang natitira na lang ng kaso na under appeal ay yung kay Madam Imelda Marcos na kung saan ay siya ay nahatulan ng pagkabilanggo daw. Pero yun ay hindi na rin pwedeng gawin sapagkat more than 70 years old na si Madam Imelda. At talaga namang wala naman siyang kasalanan doon. Ang kaso na yun ay nakabimbing ngayon sa Supreme Court at doon mapapatunayan na talagang siya ay walang kasalanan. Huwag nilang isara yung kanilang isipan sa ibang mga materials na nababasa nila o napapanood kasi nila. Wala po ngayon sa books. So karamihan na lumalabas sa social media. Para sa'yo, credible ba yung sa social media na nababasa natin about history? Yeah, for example, sa YouTube, may mga content doon na nilalabas na ito yung panahon ni Pangulong Marcos. May mga article din po tayong nababasa na ito yung panahon ni Pangulong Marcos. Ano po yung masasabi mo po doon? Actually, maraming mga articles na lumalabas niyan, particularly itong kay Ambassador Bobby Tiglao. Meron na siyang dalawang libro na ilabas niyan. Ini-explain niya doon yung ano nangyari nung martial law, kung ano ang nangyari nung time ni President Marcos, kung ano naging sanhin ng EDSA 1 at kung ano ang katotohanan niya sa EDSA 1. Nakapaloob yan sa kanyang mga article sa dyaryo at ngayon ay ginawa niyang libro yan, yung kay Ambassador Bobby Tiglao. Yung ilang dyan, nilabas na rin po ng mga content creator na sinusundan din po ngayon ng marami sa ating mga kababayan. At saka ano talaga yan, talagang credible yan. Alam mo kung bakit? Bakit po? Dahil si Ambassador Bobby Tiglao ay isang top-ranking communist. Noong 1970s, siya ang head ng National Capital Region na Communist Party. Ah, okay. And then, nagkaroon lang ng pagbabago ang kanyang isipan nung ma-realize niya na ginagamit lang rin pala siya nila Joe Masison. At nung malaman niya na yung Plaza Miranda ay ang nagpabomba pala ay si Joe Masison, doon na nagbago ang kanyang pananaw. Magmula noon siya ay tumiwalag na sa Communist Party of the Philippines. Okay, so sa social media, approve kay Attorney Gadon na makikita nyo naman, mababasa nyo kung ano yung mga nakasulat doon. May mga sinisiwalat kasi wala yan sa libro. So, may na-recommend siya si Tiglao, na dating high ranking ng komunista nung panahon ni Pangulong Marcos. So, Attorney Gadon, ano ang may papayo mo sa mga kabataang mulat na po sa katotohanan at sa mga hindi pa pumulat? Buksan nila ang kanilang mga mata, huwag silang maniniwala doon sa mga paninira ng mga Aquino at ng mga Dilawan. At huwag silang maniwala din sa mga madre at mga pare na mga komunista din yan, yung mga naninira ng mga Marcoses. Hindi mga totoong pare at mga madre yan. Pare sila, pero actually, pinaaral sila ng mga komunista para pasukin ng simbahan. Okay. Yung mga madre na yan. Mga aktivista madre. Mga aktivista madre. At yan, kagaya ni Sister Mary Jan Manansan. O, komunista yan. O, itong si Father Villarin, yes. Komunista rin yan. May mga professor kasi, Attorney Gadon, na nagtuturo po talaga na pinagdidiinan nila, kaya gagaya po sa UP, na pinagdidiinan po nila na talagang hindi maganda yung buhay ni Pangulong Marcos noon. At ngayon nga, may ipapatayo po silang museum
patungkol daw po sa martial law days. Parte pa rin yan ang kanilang propaganda. Propaganda. Brainwashing, indoctrination, yan lahat yan. So dapat po yan iwasan ng maraming kabataan. Attorney Gadon, ano po kaya ang magiging solusyon sa kasalukuyang sistema sa pagtuturo? Ang mga guro kasi ngayon na nasa edad 20 hanggang 30, sila po yung produkto ng pag-brainwash at pag-indoctrinate gamit ang mga libro ng ating mga schools na ang mga babuti ay ang mga Aquino at ang mga masasama ay ang mga Marcos. Maraming teachers ngayon, nag-i-email pa po sa akin. Uh-oh. So ang gusto po nila mangyari is makawala po sila sa katuruan na binibigay po sa kanila. Uh-oh. So ano po yung ma-advise mo sa mga teachers? Aba, yung mga teachers, bigyan nyo ng paliwanag ng inyong mga estudyante na kung yun man ang sinasabi dun sa libro, sabihin nyo sa kanila na hindi naman kayo dapat maniwala agad dyan. Dapat ay magbasa rin kayo, imulat ninyo ang inyong sarili sa ibang mga impormasyon na nasa available sa social media at sa mga iba pang mga pamamaraan upang malaman ang katotohanan. Hindi naman ibig sabihin na pagka may libro binigay sa iyo, lalo pa yung mga libro na yan, yan ay mga indoctrination materials na nilabas ng mga dilawan. Mm-hmm. After ng EDSA 1, ay yung Department of Education ay pinaglalagyan ng mga komunista yan ni Cory Aquino, no? Kaya pala nabago yung ano. Lalo na yung si Brother Luis Tro, sino ba yun? Yun yung panahon na naglabasan yung mga libro na yan. Mm-hmm. Talagang sinadya nila yung propaganda na yan. Okay, kasi may mga teachers, isa sa nakausap po na yung teacher po niya, umiiyak po pag nagtuturo about kay Ferdinand E. Marcos kasi yung mga head teachers ayaw po siyang paniwalaan at ayaw, pinipigilan siyang ituro yung totoo about kay Ferdinand E. Marcos. So I hope na makakuha po kayo ng advice kay Attorney Gadon na huwag po matakot na magturo sa maraming kapatid. Oo, huwag sila matakot. Yan ay freedom of expression yan. Freedom of information. Dapat buksan natin lahat ang ating isipan. Alright. Huwag lang dun sa panluloko, pag-indoctrinate at pag-brainwash ng mga Aquino. Yes. May natitira pa ba, Attorney Gadon, na mga libro na tumutukoy sa tunay na kasaysayan ng ating bansa? Kung mayroon, ano po kayang mga books ang pwedeng mabasa ng mga kabataan? Well, sa ngayon kasi, ang pinakakompleto dyan, at least ang malalaman mo talaga yung buong kwento dyan sa kung ano nangyari nitong nakaraang 30 taon. Ang pinakamaganda ng libro dyan ay yung basahin nila yung kay Ambassador Bobby Tiglaw. Ilan sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga dilawan, ay hinahanapan po tayo ng mga reference o libro na pinanggalingan patungkol po sa tunay na kasaysayan. Kasi para po sa inyong kaalaman, burado po yung tunay na kasaysayan sa mga libro. So ngayon, may i-recommend po kami sa inyo. Ito ay pangalawang libro na sinulat ni Ambassador Rigoberto Tiglaw. Isa siyang columnist sa dati sa Philippine Star. Ngayon, nasa Manila Times siya. Ah, okay. Oo. At itong libro na ito ay sinulat niya, ito ay bago pa lamang, wala pa itong 2 taon. Isiniwalat niya dito yung nangyari doon sa EDSA, yung martial law, yung about Marcos and the Aquinos. Latter portion nito, yung about Duterte. Ito ay napakaganda itong libro na ito. Ito ay talagang kinakailangan niyong basahin upang maunawaan niyo kung ano talaga ang mga tunay na pangyayari dito sa ating bansa na hindi yung kung ano yung propaganda ng mga Aquino at ng mga dilawan at ng mga komunista. Ito si Ambassador Bobby Tiglaw, dati siyang top-ranking communist. Siya ay siya ang pinaka-leader dito sa National Capital Region ng mga komunista. Pero siya ay tumiwalag magmula nung nalaman niya na si Joma Sison pala ang nagpabomba ng Plaza Miranda. So, naggumuho sa kanya yung kanilang tinatawag na idealism, no? Kaya magmula noon ay gusto niyang isiwalat yung katotohanan sa ating kasaysayan. Alright. Fast talk tayo, Attorney Gadon. Kasi ito na yung last part. Ninoy o Marcos? Marcos siyempre. Ninoy, basura yan. Cory o Imelda Marcos? Imelda siyempre. Si Cory walang nalalaman niya, basura din yan. Enrile o Ramos? Enrile. Kasi at least si Enrile, nagsalita siya, umamin siya yung tungkol sa pangyayari dun sa EDSA 1. Sa musika, piano o acoustic? Acoustic guitar kasi alright, hindi naman ako marunong magpiano. Alright. Sa kulay, red or yellow? Red. Masaya eh. Paboritong food? Seafoods. Seafoods. Oo. Si Duterte ay? Matapang at matalino, magaling. Si Ferdinand Marcos ay? Talagang visionary, napakagaling na leader at talagang hero. Si Bongbong Marcos ay?
matalino, magaling, experyensado sa pamahalaan. Si Ninoy Aquino ay komunistang traidor. Si Ninoy Aquino, bobo na traidor. Ayun, mga sangkay. Maraming salamat, Attorney Gadon. Thank you so much sa time mo. And mga sangkay, meron po siyang YouTube channel, no? Kakabukas lang namin ang YouTube channel kasi yes, marami nagre-request na magkaroon din ako ng YouTube channel dahil na marami rin silang pinapanood ng mga video ko. So, subaybayan din yon yung Attorney Larry Gadon latest videos. Ayun, please paki-like and siguro paki-subscribe at paki-ring din po yung bell notification para ma-update din po kayo sa mga bagong video na nilalabas po ni Attorney Gadon. Yun din ano yung Jan Sangkay na YouTube. Thank kailangan you, panoorin din natin lahat. Yes. So Facebook din po meron si Attorney Gadon, no? Nakikita niyo naman sa screen. Please paki-follow din po. Aking paliwagan lang sa ating mga kababayan, lalo na yung mga kabataan, huwag magpapapaniwala sa programang propaganda ng mga Aquino at ng mga Dilawan, no? Upang hindi na tayo maligaw ng landas. At palagi nating tatandaan, ang pagboto ay hindi lamang karapatan kundi tungkulin ng bawat mamamayan. Kayo ay magparehistro upang makaboto at talagang bumoto kayo. At ang iboto ninyo ay Bongbong Marcos for President. Yun. Huwag kayong buboto na mga LP. Ang LP ay Lapiang Pagnanakaw. Yun. Ang mga sumusuporta kay BBM at ang mga sumusuporta sa mga supporters ng mga vloggers ni BBM at ng mga Marcoses ay hindi bobo! Yun! Ayun mga sangkay, maraming salamat. This is Attorney Gadon and Sangkay Janjan. Maraming salamat. Have a good day. God bless.